Ayan, I finally got my Huion drawing tablet. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko, pero parang Huion siya. Okay. Parang Huyu. Okay, so dahil unboxer tayo ngayon, meron tayong... Welcome to another unboxing video. Yung ating pinaka walang ka... kalakalawa. Super talas na knife from States. So, meron pala akong kasamang commentator. Yes. At feeling ko kailangan mo akong tulungan kasi parang wala siyang katalas-talas. So, sa unboxing yan. So, next time, provide sila ng kutsilyo. Ah, dito pala. Tama ba? Oops. But mahirap siya. Okay. Pause muna natin. Okay, so after 30 minutes na paggamit nitong napakatalas naming kutsilyo, nabuksan din namin siya. Thank you, Shopee, sa sobrang hirap ng packaging ninyo. Well packaged. Well packaged. Magko-comment tayo sa ano sa Shopee. Ang bilis ng delivery. 5 stars. So, kailan mo kayo in-order yan? In-order ko to, hindi ko na maalala. Pero parang siguro less than a week dumating na siya. Kasi estimated arrival, dapat din matagal pa. Wow! Ang tindi naman ang package. Ang tindi naman ito. Para ako may iPad Pro. USB pen tablet. So, meron daw siyang 2048 pressure levels. Actually, nakapanood na rin ako mga reviews nito. So, hindi mo daw masasabi yung difference din ng mga... 5,000 pressure level, so 8,000 pressure level. Wow. Pero anyway, buksan muna natin. What's in the box? Oh my God! Nag-thank you sila sa akin. Oh, sweet naman yun, no? Thank you, YouTuber. YouTuber! For choosing Huion. Thank you nga pala for sponsored, ano namin to? Sponsored post. Okay, sige, thank you. Tapon na natin yan. Oh my God, ito na yung pen. Wow. Sana may tinta na, no? Okay, so nasa na naman yung ito. Okay. Buksan natin. Wow, mukha siya talagang ball pen. Tsaka ang taba niya talaga. Ang fountain pen. Ang ganda, ang sarap hawakan. Try mo. Hawakan mo. Ang ganda. Anyway. Tapos parang may button siya. Siya parang naging cloud. Ay, meron palang ganun yun. Okay. So, for the, ang in-order ko kasi, yung, ang in-order ko kasi, Huion. Huion 420. So, ang size niya, alam ko, 4 inches and 2 inches. 4 inches pahaba. Naging ganito. So, yun nga, ay, nag-iiba talaga. Ano, i-reflect dito yung sa light. Ah, sige. So, teka lang. Gusto daw nila ipakita yung clicky-clicky niya. For what purpose? Ang purpose nito, sa pagkakaalam ko, tsaka ito, pwede ka mag-save ng, pwede ka mag-assign ng kung anong command. So, kunyari, control Z or right-click or left-click. Ngayon, ito namang, itong very, addictive na... ano man tawag dito? Clicky. Para siya sa pag on and off. So, ano lang pala, reminder pala sa lahat ng bibili nito. Kailangan nito ng AAA battery. So, bumili ako niyan beforehand kasi excited na ako. Saan napakita mo? So, hindi ko alam kung saan yung... Wala ba biros ka? So, I think dito siya. Ay, hindi. Mali. Okay. Sa dulo siguro. Parang wala eh. Dito siguro. Oops, I really don't know. Let's explore later. Okay, balik muna natin siya dyan. So, ito na yung pad. Kasi nga, Huion 420 ang in-order ko. So, ang alam ko, 4 inches and 4 inches by 2 inches siya. So, hindi ko siya makuha. Wow. Malaki pala dito yung size. Malaki. So, ito siya. Sa pagkakaalam ko, based sa pagbabasa ko, alam ko may portion lang dito na pwede mong drawingan. So, hindi kasama yung part na to? So, hindi kasama tong part na to. Tapos, sa likod, meron siyang 4 rubber stoppers para hindi siya mag-move.
Tapos, ayun. Akala ko, meron siya nung ano, pangpindot dito. Sa iba ko nakikita, meron eh. Kasi alam ko, pwede ka mag-assign kung ano yung lalagay mo sa tatlong button. So, mukhang mali yung na-order ko. Pero, try na lang natin to. So, ganyan siya. Okay? Tignan ako may manual. Tignan natin. Gusto ko yung effort tayong ano dito eh. Ano nga pala to? Family unboxing. Ayan. So, meron tayong CD. Uso pa palang CD ngayon, ano? CD ba to? Parang hindi ah. So, meron tayong manual na in Chinese. Charot, teka. Ayan, so, babasahin ng katabi ko to. Aaralin nyo muna yan. Graphic tablet, blah, blah, blah. Ang alam ko, kailangan mo mag-install ng software. So, ito siguro yon. Ah, okay. Sa dati ko nakikita, dati nagbibigay sila ng CD. Mm-hmm. Ngayon, online na. Pwede ka mag-download. Okay, good. Sige, da-download natin yan. Tapos, syempre, meron ka nung cable na pangkabit mo dito. So, ito yung... Type C ba yan? Ano bang tawag dito? Yung lumang klase? Ah, lumang klase. Oh. Ano ba tayo? Type B? Ano ba yan? So, yun yung itikit mo dyan. Type C. Tapos, pwede mo siyang ikabit sa... Pwedeng sa phone mo kung meron kang adapter or sa laptop, pwede mo siyang gamitin. So, mamaya, tatry natin. Ay, teka, meron pa pala. Ang dami niyang, meron kang engagement ring. Ano siya? Pag may lumuhod sa'yo. So, eto, siya yung pantanggal mo, if ever. Dito. So, kunyari, gaganyan mo siya, hatakin mo, pak. So, matatanggal mo yung nib niya. So, marami siyang binigay na extra nibs. Mm-hmm. Hindi ko alam kung kailangan ko ba yun. Napuput-put ba yan? Oo, supposedly napuput-put siya. So, ang dami niyang binigay. Sa dami niyang binigay, tingin ko mapuput-put siya. Mm-hmm. Okay? So, let's try it out. Ang material na mismo ang point niya. Tingin ko para siyang... Plastic. Para siyang rubber eh. Mm-hmm. I think hindi rubber naman siya. Naman na extra, no? Talagang parang ano, bala siya eh, no? Ay nga pala, ay, mamaya sabihin ko yung presyo mamaya. The great reveal. Sige, i-set up ko muna sa computer, tapos tingnan natin how it works. Okay. So, based dito sa huion.com/download. So, sinearch ko siya. Ayan siya. Tapos, you choose pen tablet. Tapos, hindi ko mahanap. Naku, nasan kaya yun? Pen tablet. So, nag-click ako sa more. Nakita ko siya. Ang akala ko makukuha ko is yung H420. Siya yung may tatlong buttons doon. Pero mukhang ito pala yung nakuha ko. Okay. So, kinlik ko si H420. Tapos, ito yung itsura niya pag kinabit siya. Pwede rin siya sa Mac. Tapos, yun nga, 4 by 2.23 inches. So, ang gagawin is, ida-download daw. Tapos, driver and manual. So, OS ko. So, hanapin ko si 420. Ito siya. Tapos, OS, Windows, product model. Siguro, driver. Submit. Okay. Search by product model. So, pag bumaba ka pala doon, hindi ko na nakita. So, 420 to 48. Ay, 2048 Windows. Tapos, date of release. Siyempre, dun tayo sa mas bago. Tapos, download. Ayan na siya. So, medyo natagalan kami. Nilagyan namin ng rubber band para matanggal to. Ang hirap niya kasing tanggalin kanina. So, naglagay kami ng battery dito. Ano na to? Ayan, so naglagay kami ng AAA battery. Tapos,
Op, op. So, ang ganda niya. Mamaya ko natanggalin to. So, ito, pang on and off. So, on natin. Ngayon, na-download ko na yung pinapa-download dito. So, makikita nyo, meron na siyang soft, tawag dito. Parang pen driver. So, parang pinapapili ka kung anong gusto mong naka-assign. Kung anong naka-assign. Kung anong naka-assign dito sa bot. Sa button na to. Sa first and second button. So, nilagay ko sa second button ay yung right click. Tapos, yung dito, naglagay ako ng control Z. Para if ever magkamali ako, pipindutin ko lang siya. So, undo. Undo. Oo, sobrang importante niyan sa buhay natin lahat. So, okay. Tapos, pwede ka mag-test dito. Meron siyang pen. Okay. Tapos, pwede mo siyang i-hover dun sa ano. So, kung makikita mo, kahit hindi siya nakadikit dito, gumagalaw-galaw na yung mouse. So, parang ang kailangan mo imaginein dito, itong rectangle dito sa part na to, yun yung equivalent niya sa screen mo. So, kung nasaan ka, andun yung cursor mo. So, pwede tayo mag-pen pressure test. Ito siya. So, na-try-try na namin siya. So, para makita mo kung gumagana yung... Ay, hindi pa ako sanay talaga. Saan ba? Kasi dito lang siya, no? So, up, up. Hindi pa ako sanay. So, makikita mo ito malabo pa. Pero pag nakadiin na ako, nagiging dark siya. So, yan. Pag super diin, yan siya. Pero pwede akong mag-thick and thin na lettering. So, the quick brown fox. Okay, ang ganda na lang, hindi na kaya. So, ngayon, try naman natin siya. Actually, ang purpose ko ng pagbili nito, kasi gusto ko mag-edit ng mga PDF. Tapos gusto ko sana mag-markup ako. So, mag-open ako ng PDF. So, wait lang. Okay, so ang purpose ko nito is para mag-markup ako sa mga PDF. Kasi nahihirapan akong sa cellphone. Dahil yung sa cellphone ko may stylus naman ako dahil sa note. Pero gusto ko sana mas malaki yung makikita ko. So ngayon, dahil may comment function naman sa PDF, parang mas magandang meron akong drawing tablet. So for example, tatry ko ha. So red yung color na pinili ko. Kunyari, magko-comment ako. Mali yung dimension, kunwari. Kunyari, sabihin natin ito ay... Oops! Bakit ganun? Kaya ako piniling undo yung first button. So, undo ko muna to. Ayan. Tapos, try ko ilagay. Kunyari, 2.5. Oop! Ba't kaya ayaw? Medyo kailangan mo siyang... Kailangan mong ma-practice pa. 2, 5. Ah, okay. Alam ko na kung bakit. Kapag paslant ka nagsusulat, hindi niya makukuha. Ay. So, dapat ang sulat mo talagang diretso. So, I'll try to do it as diretso as I can. So, ito. Kunyari dito. Op! Talagang ayaw niya dun sa part na yun. Ba't kaya? 2, 5. Ayan. Diba? So, ang ganda na ng markup ko, ang dami kong 2.5 na nakalagay dyan. Hindi, pagpapraktisan ko siya para magamit ko siya na maigi. Tapos, kunwari, dun sa layout, gusto ko mag-comment na tanggalin yung CR dito. Parang ibahin yung layout ng stairs, gawin natin L. So, yun yung purpose ko para dito. So, kunwari, ito, tanggalin to. Maglagay ako dito ng CR. Ayan, yun yung purpose ko sa kanya. Kasi, number one, ang mahal ng mga iPad. So, gusto ko sanang sa isa lang ako gagawa, sa laptop lang. So, gusto ko sana makakabit ko at madadrawingan ko yung mga PDF. So, okay. Yung nasa ano ko, ang tawag dito, yung nasa second button ko is yung right click.
So, pwede ako mag-right click dito. Pwede ako kagad maglagay ng comment. So, please edit scale. So, mas madali siya for me na ituturo-turo. Tapos, kung may gusto na akong isulat ulit, sulat na lang ako ulit. So, kunyari, ito. Asan yung dimension nito? Yan. Mga ganun. So, ang isa pang gusto naming i-explore is kapag okay ba siya sa mga Photoshop. Though, hindi naman ako expert sa Photoshop, itatry ko pa rin kung mas maganda ba siyang gamitin. Imbes na naka-mouse lang ako. Ayan. So, balikan natin si yung parang nahirapan ako magsulat, diba? So, ang tingin ko naging problem dito is kailangan mo masanay na etong ganitong kaliit lang siya versus dun sa laki ng screen mo. So, parang ang hirap niyang itansya for now. Syempre, hindi ko pa siya nagagamit ng matagalan. Pero as of now, nahihirapan pa ako magsulat-sulat. Tapos, okay naman, kumbaga, at least na-hover mo naman siya. Pero yung pag nagusulat ka na, hindi ko alam kung bakit hindi nag-register yung kanina ko yung file. Ayan. So, hindi ko alam kung baka dahil siya sa PDF na software namin or kung dahil ba siya dito. So, malalaman ko pa yon in other tests. So, ayan. Ayan. So, ngayon, naka-open si Photoshop. If ever na nagusto mo mag-crop, maglaso, yun lang naman yung alam kong gawin sa Photoshop. Tapos, tingnan natin kung may effect na tinanggal ko yung rubber band. Hirap na hirap pa kasi ako. So, I'll try my best. So, ito na. I-detrace ko na siya. Best ba yan? Minamadali ko na eh. Ayan. Up. Tapos, ano gagawin ko dito? Ano nagragawa dyan? Delete? Hindi, pwede mo na yung ano. Kasama ko nga pala yung Photoshop expert. Wow. Ay, teka, Na-click mo ulit. Kasi na-click ayan, okay. So, tapos yung, ano, yung select tool sa taas. Okay, di ba? Hirap-hirap akong itutok dun. Select. Tapos. Dito. Saan? Pinakataas. Yeah. Okay. Tapos i-drag mo na yung, ano, yung image mo. Yung image. Wherever you want to put it. Ang galing. Actually, natutuwa ako sa pag-Photoshop. Ayan. O, diba? So, mukha namang na-trace ko siya ng maigi. Diba? Hindi mo magagawa kahit sa mouse yan. Diba? Correct. Ang bilis-bilis ko lang ginawa nun. So, for me, lalo na sa presyo niya, ito na yung price reveal natin. Ito maximum feel size na. Ang price reveal namin is ano lang, nabili ko siya ng 884 pesos sa Shopee. So, all kasama in delivery. All, kasama, then delivery plus 50, plus 60, kalimutan ko eh. Pero ganun lang yung presyo niya. And for me, sobrang sulit niya, kahit medyo maliit, pero kasi sabi ko gusto ko muna siyang itry bago ako bumili ng malaki. So, pag natuwa ako dito, bibili ako ng mas malaki. At kapag nakabilang mas malaki, siguro kailangan ko na mag-drawing para hindi naman sayang. So, yun lang. Thank you for watching my very my unboxing and our first impression sa pagbukas ng Huion 420. Thank you!